Hi guys, welcome to another bike review. Kasama natin si Sir Abraham Patrick, siya yung owner ng re-reviewin natin na 2022 Kawasaki Z900. Headlight niya and yung front face niya is inspired by the ZH2. Kung mapapansin niyo lahat ng mga Z series ngayon na latest release ni Kawasaki ay magkakamukha, inspired by the Sugomi styling. So equip na siya with ABS front and rear, 3 levels of traction control, meron siyang 4 riding modes, road, rain, sport, and rider. Yung rider yung customizable yung mga rider aids niya. Tapos maganda dito na siya nakokontrol sa hand control dito sa gilid. Yung mga switches niya nandito na. Yung clutch lever niya and brake lever is both adjustable. Yun yung maganda sa kanya. Kasi usually bibili ka pa ng aftermarket para ma-adjust yung position ng brake and clutch lever. Pero sa kanya, kasama na yung features nito. Yung signal light niya, nilagay nila dito sa taas. Para mas maganda yung look niya, mas malinis tingnan. Ngayon siyang park light or daytime running light, DRL. Para siyang fangs yung style niya. LED na rin yung headlight niya. Taillights, brake light, signal light, lahat LED na. Meron na rin siyang hazard light. Yung engine niya is based on the Z900 RS Cafe. Pinakaiba nila ni Z900 RS Cafe ay ang kanyang frame steel, frame na sporty. Kasi mas mataas yung kanyang subframe dito. Parang sport bike yung style niya, pataas. Kaya yung pillion nandito, mas mataas yung pillion. Parang sport bike inspired. Kasi minamarket nila ito as naked sport bike. So parang siyang sport bike lang pero medyo upright ng konti yung riding position mo dito. From 110 horsepower ng Z900 RS Cafe, tinaas nila sa 125 horsepower na tong Z900. Naka-catalytic delete na siya, care of Orion, and slip-on exhaust. Z900 yung model niya pero talagang actual displacement niya is 948cc. Presyo niya is for entry-level beginner bike of 505,000. Tapos yung weight niya naman is 212kg. Mas magaan siya versus the 221kg of the Kawasaki Z1000. Seat height niya is only 31.5 inches. So lowered siya compare sa ZX6R. Demonstrate ko sa inyo, my height is only 5'5". So ito yung itsura. Tiptoe tayo pero hindi naman sobra. Pero hindi naman siya intimidating na sobrang taas ng seat height niya. Kayang-kaya ito ng mga below 5'5", kaya pa rin to. So ang technique, pag isang paa lang, yung left foot ko nakapang sa peg. Yan, kaya ko na siyang i-flat foot pag nakapang sa peg yung isang paa ko. So pag stoplight, yun lang yung gagawin nyo para hindi kayo ma-intimidate. Pagka first big bike nyo to, yung riding position niya, semi-sport siya. So slightly leaned over ka sa riding position, so medyo nakaganyan ka. So pag sport riding, halimbawa nasa racetrack kayo or sa twisties, maganda kasi ang purpose ng lower handlebar pagka yung mga wabanking ganyan, mas madali. Unlike pag sobrang taas ng handlebar, tatama dun sa helmet mo. Ito, mas madali ka makaposition. Tip niya, okay naman, malambot, tsaka maganda yung quality ng cover. Pero as usual, the Kawasaki quality, maganda yung texture, tsaka malambot yung seat niya. Although, compared sa Z900 RS Cafe, medyo malapad yun, medyo makapal yung foam. Ito, parang mababa nila yung seat height, medyo manipis na lang yung foam dito. Sa pillion naman, tigas ng seat niya. Parang nilagay na lang nila para masabi, pwede ka mag-back ride, for short ride lang.
pero better to compared sa mga R6 and R1 kasi yun mas payat eh. Ito mas malapad ng konti. So kaya pa rin naman. Pero ang ganda ng styling dito guys, oh. Very sporty kasi pointed yung tail niya. Para siyang sport bike. Madali lang linisin yung likod niya. Detachable tong rear fender para maging sporty na siya. Sir Patrick, balita ko, first big bike mo to. Tama. Yeah. So bakit ito napili mo na first big bike mo? Well, kasi yun, practicality. Talaga. Well, gusto ko talaga before R6 or ZX6R. Kaso nga lang, si R6 discontinued na. Then, ano, may isang vlogger na nag-post na Z900 nasa Philippines na. Yung mismo araw na yun, pinuntahan ko na yung kasa. So, I bought it that day. So, ano masabi mo naman sa kanyang performance? Okay, okay na okay to. It's more than enough for me, actually. Mga nakakatakot na yung power niya. Oh, pagano. Talaga yung power. Malakas, malakas. Yung comfort naman, ano sabi mo sa comfort? Sa rider yung comfort eh. Sa, ano, back ride, hindi. Overall, owner na si Sir Patrick. Satisfied siya sa C900 niya. Then, tayo naman, subukan natin. Alamin natin kung okay siya. Test ride na natin siya. Very next. Satisfied. Sir, thank you. So, ito na guys, ang ating first ride experience kay Z900. Ganda ng clutch niya guys, ang lambot. Yung shifter niya, short shifter. Yung shifter niya kumakagat na kagat, konting play lang. Tapos ang ganda ng style nung clutch lever niya, maiksi. Maiksi sa usual oh. Yung seating position nito guys, halos same kay Kawasaki ZH2. Parehas din halos kay Z1000 na slightly leaned over. Mas sporty yung kanyang riding position. Yung brakes niya ito, ganda. Lakas ng brakes. And as usual, for every Kawasaki, karamihan ng mga Kawasaki bikes, gaganda ng tunog, ganda ng exhaust. Tunog talaga binayabayaran eh. Machong-macho yung tunog niya eh. Yung power delivery niya, hindi siya kagaya ni Z900 RS Cafe. Yung kasi, more on acceleration, more on low RPM yung bigay ng torque niya. Ito, yung torque delivery nito. Nasa mid-range pataas. Yeah, mas mataas ang top speed nito. Sa price point niya, parang wala siyang kalaban eh. Parang wala siyang ka-level eh. Parang gumawa si Kawasaki ng bike na tinalo lahat ng ano eh. Tinalo lahat ng competition in terms of pricing. Sporty ang suspension niya. May katigasan ng kanyang suspension. Pero maganda yung suspension niya guys. Adjustable ang kanyang front and rear suspension. For sure, ma-adjust pa to. Baka yung stock setting nila from factory, eh, tinigasan nila. For example, natitigasan ka, pwede mo siyang lambutan. Depende sa riding application mo. So, ngayon, naka-sport mode tayo. So, naka-full power siya. So far, okay naman yung riding position niya. Hindi naman nakakangawit. Hindi naman siya sobrang leaned over. Pagdating naman sa seat height, parang same sila ni Z1000 na seat height. Z900 first ride. Kasi gusto ko yung clutch niya, lambot. Gusto ko rin yung handlebar niya na naka matte finish tapos kulay black. Pinaka nagustuhan ko dito yung kanyang TFT color display. Very modern na, very updated. Siyempre kagaya siya ni Versys 1000 and ZH2. Same na sila pero siyempre mas maraming features si ZH2, mas maraming mababasa dyan. Ito halos same ni Versys 1000 SE, yung special edition na Versys 1000. Yung shape ng side mirror niya, parang ano, shape ni Ninja. Ninja 400 and si X6R. Ganda, ganda ng exhaust. Shout out Orion for the exhaust. Yung handling niya, ganda. Parang ano talaga, parang same kay Z1000 yung handling niya. Which is a good thing kasi ang ganda ng handling ng bike na yun eh. Kahit medyo on the heavy side siya. So ito yung kanyang pagbukas mo. Kaya na makikita mo Kawasaki. Ganda. Ganda guys. Screamer din siya. Try natin dito sa medyo malubak. Maganda guys, maganda naman pala yung suspension niya. Grabe talaga yung power niya, wala ka nang hahanapin dito guys.
Nandito na lahat ng kailangan mo. Mga electronic rider aids, nandito na traction control, ABS, rider modes, yung 948cc. Most especially, ang pinaka the best dito, the best deciding factor kung bakit ito ang bibilhin mo kung ikaw ay naghahanap ng isang naked bike, ay ang kanyang price. Yun ang deciding factor dito. Yun ang killer deal dito. Parang almost katunog niya si ZH2 and Z1000. Ganda ng tunog, macho-macho yung tunog niya. Grabe, ang lupit. Grabe, ganda guys. Guys, grabe yung tunog. Sarap gamitin ito guys sa ano, race track, sa Marilaki, long ride, talagang all around eh, oh. Power talaga ta, power. Yung riding position mo naman dito parang semi-sports. Medyo mataas yung kanyang foot peg, which is very good and ideal para sa mga twisties. Kasi pag mababa yung foot peg mo, sumasayad yung sapatos mo, or yung foot peg mo mismo sumasayad sa kada lean mo ng motor, kada lean mo ng bike. Siyempre pag U-turn natin dito, re-revamp tayo kasi may mini tunnel dito. Tunnel. Grabe oh. Ganda rin ang exhaust, in fairness ha, shoutout kay Orion for the exhaust, ang ganda. My conclusion and verdict dito sa bike na to, sulit na sulit. For the price of 505, nagkaroon siya ng sarili niyang category, 948cc na 505k. Halos kompleto na sa mga basic features na kailangan mo. Ito na isa sa pinakasulit na available na big bike sa market natin ngayon. And so sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe naman kayo. Sa mga nag-subscribe na, thank you so much for your support. This is Kenji Moto. Thanks for watching. Bye!